Now, meron talaga akong dalawang bagay na pinaka nagustuhan ko talaga sa bike. Yun ay yung cranks at yung isa ay yung sapatos. Yun talaga yung mga bagay na pinaka nagustuhan ko at pinaka interesado ako dito sa pagbibisikleta. At mga kamapers, kung mapapansin nyo po sa last vlog, yes mga kamapers, panibago na naman ang aking sapatos. At wala nang iba, kundi ito ang Bont Vapor S. At mag-review nga po tayo ng Bont Vapor S. Channel ko, ako nga pala po si Admin Allen and I create a fixed gear videos, fixed gear reviews, cycling reviews, basta cycling content in general. Di ko naman kayo pinipinit but kindly consider na mag-subscribe po kayo dito sa Manila Urban Fix. So tara, at pag-usapan na nga po natin itong sapatos na to. Itong re-review ko pong sapatos na to. Ang legendary na Bont Vapor S. So mga kamuffers, quick ano muna, quick history muna sa Bont, kung hindi ako nagkakamali. Yung Bont po mga kamuffers, sa skating sila nagsimula. Tapos nag-transition po sila dito sa cycling shoes. So ito yung mga isa sa mga naging product nila and ito yung naging flagship nila, itong ang Vapor S or Vapor S meaning sprint. So kung magdata kayo mga kamuffers kung pang ilang sapatos ko na ito mga kamuffers na ko, nakapag-CD na ako, nakapag-Shimano na ako, nakapag-Bitwin na ako, nakapag-Geo na ako, nakapag-Specialized na ako. And ito na naman mga kamuffers, bago na naman, ito ay ang Bont. So mga kamuffers, ang dami kong sapatos. Oh, ito pa, Geo. Ito, Geo. Sira nga Geo ko. So, tanggal yung solo. Sabi ko, tanggal yung solo. Carbon din yan, Lods. Pero nabibend siya. Pag-uusapan natin yung stiffness ng Bont later. Ito mga kamuffers, Specialized din tayo dito mga kamuffers. I really like talaga mga cycling shoes. Like, sobrang addict talaga ako sa cycling shoes, mga kamuffers. Wait lang, balik ko muna. So, pag-usapan natin muna yung basic specification nito ng Vapor S nito bago natin simulan yung pros and cons ng review ng sapatos na to. So, ito ay Vapor Sprint nga pala. Again, the model is the Vapor Sprint, Bont Vapor Sprint. Meron siyang dual BOA. Lumang model na yung kanyang BOA. Nakuha ko siya sa color white pero meron siyang pure black. Tapos may black din siya na may color white dito sa tahi ng BOA. Tapos kung hindi ako nagkakamali, parang yung Bont Philippines ata, gumagawa sila ng special colorway or nagko-customize sila ng colorway para personalize yung Bont niyo po para sa iyong likings. Tapos mga kamuffers, yung kanyang ilalim, itong ilalim, which is ito yung pinaka hold and behold, yung star ng review na to, is itong kanyang sole. Yung kanyang sole is a unidirectional carbon fiber mga kamuffers. And also, alam nyo naman, yung carbon, ito, ang carbon fiber, meron siyang carbon, yung parang tela. Tapos meron siyang resin, yung pampadigit, yung pampatigas. So kapag pinaghalo mo yung carbon fiber and yung resin, or parang, you know, yung mighty band, yung epoxy, pinaghalo mo yung dalawa na yun, pinatigas mo, magiging ganito na nakatiba at ganito na kagaang, which is itong ang carbon fiber. So yung resin nila, yung resin na ginagamit dito sa Vapor S, ay mababa lang yung kanyang parang threshold ng temperature. So, kapag pinainit po to, namamord po yung structure ng sole. Ibig sabihin, lumalambot po yung sole. Kapag lumambot yung sole, pwede siya mamold sa paa. And yun nga yung main star nga ng review na to is moldable yung kanyang pang-ilalim. Moldable nga yung kanyang carbon fiber sole. Tapos mga kamuffers, the usual, napapalitan nito yung heel niya. Which is, ito yung maganda. Ito talaga yung pinagusto ko. Parang siya specialized. Is napapalitan yung kanyang heel. Parang hindi ka na parang pa, you know, Mr. Quickie. Ipapaayos mo, papadikit. No, pwede ka bumili ng heel nito and then iscrew mo lang. And yung kanyang harap, makapal din for protection, sabi natin, sa toe lock ng iyong fixie or yung bike. Tama yun. Ibig sabihin, magagasgasan. Pero again, meron siya protector. And then, meron siyang ventilation dito, dito, and dito. Ay, may pala dito. Yun. Yung pinaka-naramdaman ko talagang ventilation is yun dito. Yeah, ang weird ah. Kasi nagtataka ako, ba't ang lamig ng parang bandang likod ng paa ko? Yung pala dito. May ventilation pala dito. Parang late ko lang na-realize. At yung kanyang design is a 3-bolt design. And kung hindi ako nagkakamali, 3.4mm yung kanyang stock height. And then, syempre, yung katanggalin kasi bike fitted to. Mapapansin nyo, bike fitted yan. Meron siyang, basta meron siyang mga grid. Sa pag-bike fit or kapag i-determine kung saan yung cleat position,
Ayan, meron pong mga indication dahil meron po dyan mga grid with numbers, row and columns. So mga ka-ma-first ra, at pag-usapan na nga natin, ito, the review. Simulan po natin sa pros. So pros mga ka-ma-first, ano nga ba yung pinaka-nagustuhan ko dito mga ka-ma-first? Now, quick backstory mga ka-ma-first. Meron na ako nito, binili ko to. Now, why mga ka-ma-first? Kasi one time, Kuya Bam, yung bike fitter namin, may friend siya na kasama namin sa ride. Tapos, hiniram ko yung kanyang bond. Like, sabi ko, pwede ba pasuot ng bond? Parang wala lang. Parang sabi ko, pwede ba matry yung bond? Ayun, no, gusto ko matry kasi matagal ko nang gusto makatry ng bond. Sabi niya, sure, why not? You know, pinatry niya sa akin yung bond. And then, what the hell? Parang na-fall in love talaga ako kagad. Parang walang palag yung stiffness nito sa dito. Like, legit talaga. Like, wow bro, Arneo. Basta, sobrang layo talaga ng stiffness. Sa lahat ng sapatos na naman ko, pati itong stiffness index na 50 na to, na specialized na to, ang layo talaga mga ka-ma-first. So, again, na-fall in love ako. So, bumili ako dito. So, pinakauna kong gusto nito is super stiff talaga ng bond paper S. Kung mapapansin nyo mga ka-ma-first, marami pong mga pros dito at mga malalakas na mga bata and such sa Philippine Cycling na kung mapapansin nyo sa mga local scene nyo na marami na gumagamit ng mga bond paper S. Dahil sobrang ganda nga nito. And dahil, again, o nga pala, sinabi ko kanina, which is itong heat moldable. So another pros mga ka-ma-first is heat moldable po ito. So again, heat moldable, ibig sabihin kung ano yung in a way shape ng paa mo can be molded kapag ni-heat mold and then kinompressed after ng 20 minutes sa oven na 75 degrees Celsius. Kung mapapansin nyo nga po, last time sa vlog dito sa Decathlon sa bike fit na yun, hindi ko natuloy kasi may nangyayang emergency. Tapos yung sunod na gusto ko naman dito mga ka-muffers is again, the modularity. Just like this, itong modularity and availability ng parts parang itong ang specialized. Pag napuntod tong ilalim, pwede ka bumili sa MOA specialized ng heat pad. Parang ngayon din mga ka-ma-first, kapag napudpod to, pwede ka din makabili nito ng heel pad. At yun o, hindi mo na kailangan magdikit-dikit, isko mo lang, tapos na. Hindi lang yun mga ka-ma-first, saan kayo nakakita? Kapag pudpod na, yung lagay ng cleat ball. Kapag pudpod na yung lagay ng cleat ball, makakabili ka ng mismong lagay ng cleat ball kapag pudpod na. Kasi kapag yun, na-loose thread or what, kapag nasira, pwede ka bumili mismo ng nalagyanan ng bolt, papasok mo sa loob. Diba? Ang galing. Saan ka pa makita nyo? Hindi lang yun mga ka-ma-first. Pati din itong harap, itong black na yan. Natatanggal yan. Tapos pwede mo dikit. Alam ko nakakabili din nito sa Bont eh. Nakakabili dito sa Bont yung website nila. So in short, like legit, makakabili ka talaga nito. Kapag nasiya, may masiya, literal na maayos mo. Or pag may pudpod, literal maayos mo. And of course, kung hindi ako nagkakamali, which is wala akong card. Kung meron kang BOA card, kapag naputol to or nasira to, of course, bibigyan ka kasi lifetime warranty yun kung hindi ako nagkakamali. And of course, ano nga ba yung pinakalas na gusto ko dito is itong dual BOA system. Even though na old model na siya, you know, very old model na siya compared sa ganitong S3 snap dial, still, you know, worthy pa rin siya, super worthy pa rin siya, sobrang higpit pa rin niya. Pero para sa akin, you know, sana na-upgrade yung mga BOA. Sinerge ko, BOA are not backwards compatible. So kung gusto ko maglagay ng ganitong klaseng BOA, which is na hindi nabibili, hindi mo pwede lagay dito because it is not backwards compatible, yung mga BOA. So tara, pag-usapan naman natin yung cons nito. Ay, o nga pala, nakikita niyo to? Yan. Hindi siya sira, ah. Hindi siya sira o tumutuklak. Yan, hindi siya sira o tumutuklak. Kasi sa bike fit ko, kapag nagbabike ka, kasi may float to eh. May float 2 degrees. May float to. May ganyan, may float. Minsan tumatama yung gilid ng sapatos ko sa cranks ko. So, in order to protect the shoes, you know, lagyan ko ng tape. So, anyway, mga ka-ma-first, ganun nga. Ang pinaka-ayaw ko talaga dito, which is, parang temporary cons lang siya, is masakit na super sakit po siya. Super sakit po siya sa paa. Now, you might be thinking, nako, anong gagawin ng shoes mo, Allen? Kung masakit pala pa, hindi, ano na purpose ng cleats, hindi pangit na pala. But okay, chill. Sinabi ko nga po sa inyo, mga ka-ma-first, sa last vlog ko, and dito nga sa pros, na i-heat moldable po siya. So, in short, hindi na po masakit ang paa ko. Pero mga ka-ma-first, ang naririnig ko palagi sa karamihan ng mga reviews po natin sa mga friends ko, sa mga nakausap kong mayroong Bont Vapor S, ay masakit daw ito sa paa. Sobra. Dahil,
hindi pa nai-heat mold sa kanilang paa. So, yun lang po yung isa sa mga nakita ko, mga first, na sobrang masakit po siya sa paa kapag hindi po siya na properly heat mold. Which is sa akin dati, yung hindi ko pa ito nai-heat mold, yung hindi ko pa ako nakapunta kaila Kuya Bam, hindi pa ako nakapag-refit ng bike, eh nakapag-remold nito. Sobrang sakit nito sa paa, like literal. Like, sakit talaga sa paa, like super... Parang namamanhid talaga yung paa mo sa sakit dahil again, sobrang stiff po niya and then yung carbon po niya. Tignan mo yung carbon niya, di ba? Yung carbon niya, umaabot hanggang dito sa gilid. Not like parang atypical, sabi natin ito, typical specialized. So, nakikita mo yung carbon niya. Yung carbon niya hanggang dito lang. Yan lang. Pero ito, hanggang dito yung carbon. Kita mo, hanggang dito yung carbon. Parang hindi siya flat na carbon. Paganyan, paganon na carbon, hindi lang flat na ganun, paganon talaga carbon. So, in short, super stiff talaga nito. Na to the point na, pati yung gilid ng paa mo may carbon. At maganda yun, kasi kapag nag-i-sprint ka or what, usually kasi, yung sapatos, gumagano, left and right, gumagano. Dito sa bot, na-eliminate nila yun dahil, again, may carbon sa gilid. Paano gagalaw yun eh kung may carbon sa gilid? So, para kanina yung sapatos na to? Basically, yung sapatos na to ay para sa mga seryoso talaga magkarera and mag-race sa kalarangan ng sa larangan ng cycling. So you might be saying, "Alin, so mag-race ka?" No, I'm weak. So anyway, ganun mga kumapers, in-inspire ko talaga mag-race and ginagawa ko to pang harabas shoes ko. Bakit pang harabas shoes? Because this is a really durable shoe and hindi siya bubuka na parang, you know, Giro. Kasi, again, yung carbon niya, gilid, tapos nakadalawang dikit ng dalawang leather sa labas, pati sa loob, sa carbon mismo. So, in short, sobrang bihira lang talaga na bumuka to. So, gagawin ko to pang harabas shoes, gagawin ko to pang race shoes, so, in short, pang everyday shoes. So, yun lang po mga kamapers, I hope na maraming po natutunan dito sa shoes na to, and sana... kung bibili kayo ng ganitong shoes, sana na nakatulong po itong review na to sa pagpili ng shoes nyo. Para sa akin talaga, like, sobrang tindi talaga ng shoes na to. Like, sobrang stiff, highly moldable, iconic tignan kasi lahat ng mga pro meron dito. So, isipin nyo, malakas ako. No, of course not. So, diba mga mappers, I really like these shoes. Tapos, you can, you know, contact them. You know, pwede mo lang sila email nyo. Ayun nga pala, 20,000 pesos to. Kung hindi magkakamali, 10,000 pesos to. And marami siyang mga sizes. Meron siyang narrow fit, standard, wide, and double wide. So, yun na po mga first, as usual, my biggest way safe. Tada, magpulalapit sa truck and bus. Oh, stop po. Yo! Okay. Meron ka talaga nito. Free watts talaga, free watts. So, mga first, salamat po sa panonood. Peace! Sa dan, as usual, magpulalapit sa truck and bus. Bye-bye!